Mga mahal kong kababayan, habang nadarama natin ang init ng panahon ng Kapaskuhan, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat at taus-pusong pagbati sa inyong lahat na aming mga frontliners. Mga sundalo, pulis, bumbero, doctors, nurses, iba pang health workers, disaster response personnel at lahat ng first responders, emergency personnel at mga quick response teams at iba pa na nagdiriwang ng Pasko na malayo sa inyong mga mahal sa buhay dahil sa inyong trabaho. Ang inyong walang pag-iimbot na pangako at kahandaang magsakripisyo para sa Diyos, ating bansa at inyong mga pamilya ay nagsisilbing tanglaw ng pag-asa at katatagan. Kayo ay sumisimbolo ng katapangan at pagkakawang gawa habang pinoprotektahan ninyo ang ating bansa. Ngayong panahon ng Pasko, habang kayo ay nagsisibisyo na malayo sa ginhawa ng tahanan, naway malaman ninyo na kayo ay nasa aming mga isipan at panalangin. Hindi man napapansin ang inyong mga sakripisyo, ngunit nagdudulot ito ng karangalan sa inyong pamilya. Naway ang diwa ng Pasko ay magbigay sa inyo ng lakas at ginhawa, naway maramdaman ninyo ang pagmamahal at pasasalamat na nararamdaman namin para sa inyo, anuman ang distansya na naghihiwalay sa atin. Ti serbisyo yo ket maysa a regalo nga agipakita iti ayateyo para iti pagilian tayo ken dagiti kababayan. Magpabiling kamo nga luwas ug lig-on gikan kanamo ang respeto ug pasalamat. Malipayong Pasko kaninyong tanan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ayan, pauwi na kami sa aming bahay pero nadaanan namin to. Kasi nakaugalian kasi ng ating former president na si Digong Duterte na tuwing 25 ng Disyembre namimigayan ng Kapaskuhan, ng pahandog sa ating mga kababayan. Noon nga, maliit pa ako, nakikisali kami ng nanay ko dyan sa pila-pila. Ang dami naming tao, grabe, umabot sa highway. Ayan, yung ano bahay ni ano, dati niyang bahay sa Central Park yun, sa Royal Valley. Grabe, super, oh! Nandiyan na sila sa highway. Umabot na daw ng good view. Naku, napakalayo na kaya niyan. Tapos yung bahay pa ni former president, andun pa sa loob ng ano, ng Central Park. O, tingnan nyo, napakadami po. Ayan, di ba, mabait ang aming former president. At syempre, ang ating vice president na si Inday Sara. Ang ating mayor na sa Bastide Duterte. Kaugalian nila yan, tuwing December 25. Yan, dami-dami kayong dumadayo dito kahit hindi taga Davao, taga Digo, taga Surigao. Grabe, ayan po, di ba? Tapusin niyo yung aking video. Yan, ganda-ganda. Yan. Merry Christmas po sa ating lahat. Sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Davao. Yan. Please like and share po. Yan, grabe, super. Dami yan. Ako, naku, naku, super daming tao. Please like and share po. And comments. Bye! At si Tita Flor, uy, Merry Christmas. Oo. Merry Christmas mo naman. Sabi ni Regina. Tita Flor, Merry Christmas. Ano kaya? Ano nga na? Tita Flor, tuturuan kita. Next time, buyuin mo si Dada. Dada, sama mo ko dyan sa Japan. Ganon. Paano kaya sabihin? May mga Japanese buho ba tayo ni Honglo? Dito rin kayo mag-New Year? Opo. Si Dada, uwi na ng 26. Pero binubuyo kong mag-extend. Meron ba tayo dito mga Pilipinong nasa Japan? How do you say Merry Christmas in Japanese? Tanjobi, Papa Jesus. Ayun, Tanjobi, Papa Jesus. Ba't sa labas? Ay, dito lang tayo. Mag-inom-inom lang tayo sa bar. Kausapin ko kaya ito nasa tabi ko. Ha, sa tingin nyo, kausapin ko to, walang niya ingko ang buhay nito. Ha? Bulabo kasi mag-isa lang siya kanina pa eh. Tapos, ano siya, ang tawag dito, yung padimur. Sarap ito, lakso, ang padimur. Pag uminom siya ganito, pang mayaman.
Ganon kasi uminom ang pangmayaman. Pag mga katulad nating dukha, pag uminom ganyan, kita hanggang ano yung mga bula-bula. Regina, salamat ka. Thank you very much. Pero pag mga mayayaman, ganito uminom. Noon. Kaya mukhang pang mayaman ng dating. O, ito namang lalaki ito. Sikuhin ko ito eh. Gumigit na sa amin eh. Sino ka si Harleen? Gumigit na. Ay, Harleen? May naalala ko sa pangalang Harleen. Ano din yun? Ang tawag doon, Haliparot din yun. Yung Harleen na kakilala ko. Pero wala nga lang ano yun. Kulang lang lang letra. Ibang Harleen yun. Uy, si Anarot, na-miss ko na. Asan na si Anarot? Anarot, buhay ka pa ba? O nagsa kabilang bakod ka na? Asan na si Anarot? Parang nagsa kabilang bakod na ata si Anarot. Ha? Naging ano ka na rin ba? Tanso? Merry Christmas, Ophelia. Mas, ano to? MZ Duffel A Spade? Oh, dami natin. Uy, daming alam mo kahapon. Basta, sa nakausap natin kahapon na isa sa mga barjaan sa Kabukicho. Pinabati natin siya ng ano. Anong maligayang bati. Subscriber natin. Alam mo, meron akong ikikwento sa inyo. Kwentuhan tayo, okay lang. Wala akong kausap dito. Unless gusto nyo kausapin ko itong katabi kong ano, na maglokohan kami dito. Ikikwento ako sa inyo. Nung kasi pag magtitingin kayo sa YouTube, kasi ako, ano ko yun, isa yan sa mga gawain ko. Kunwari, pupunta ko ng ibang bansa. Tinitingnan ko yung ano, nag-google ako ng mga vlogger doon sa bansa na yun. Para makita mo yung kultura. Uy, Jemery Sakay. Uy, Jemery Sakay. Madam, Merry Christmas. Can mamamas ko kami dyan sa inyo. Ay, hindi, mali. I don't mean na mga ngaruling. Sabihin, pupunta kami ni Boss Dada dyan. San ba ikaw, Jemery? Kung malapit ka lang dito sa Tokyo o within Tokyo, eh, puntaan ka namin. Guguluhin namin yung kung saan ka mo nakatira. Biro lamang ko. Ah. Jemery sa akin. Yun ang kikwento ko lang. So, pagka pumunta po tayo ng ibang bansa, at isa sa mga pinapanood ko nung bago ko talaga, actually, kahit nga ilang beses na akong bumalik dito sa Japan, lagi kong pinapanood yung mga video ng kultura ng Japanese. Kasi tinitingnan ko ano ba yung gusto nila, ano yung kinakaasaran nila. Meron talagang connotation na mga Japanese ayaw sa foreigner. Yung iba, sinasabi nila, it's just because of language barrier. Because hindi nga sila makapagsalita ng English, naiinis sila. Tapos pag may transaction, tumatagal. Di ba? Hindi na yung tumatagal pagka, kasi hindi nga makapagsalita. Pero aside from that, isa sa mga, kasi dito they value time so much. So pag tumagal yung transaction, naiinis sila. Parang waste of time. Pero isa pang problema talaga, pag foreigner, kasi ang Japanese, they since child, they were trained not to disturb people. Hindi ka maging sagabal sa kapwa mo. Ika nga. Ganun sila dito sa Japan. Diba? Ayaw nila nung ano, nakaka-disturb ka. To the point, eto ha, to the point, pag uminom ka dito, magpakalasing ka ng todo, magpakabasag ka ng todo-todo dito sa Japan. Pero there are one rule na dapat mong sundin. Pag lasing ka, hindi ka dapat makaistorbo ng kapwa mo. So yung mga lasing dito,
pag nanasing sila, hindi pa pwede yung basagan talaga. Okay. Ibig sabihin, okay, maging maingay ka, sigaw ka na sigaw dyan. Pero doon ka lang sa tabi. Kailangan hindi mo nasasagabal ang ibang tao. So ang ginagawa ng iba, yumuyuko na lang hanggang makatulog na lang sila. Isa yon. Pangalawa, ayaw na ayaw nila yung lasing na sumusuka. That's a disgrace. Ika nga. And we experience that. Ikikwento ko sa inyo. Nung ano, 2 days before umalis ang Mokulers dito, uminom kami. Lahat kami. Nandito na si Dada. So, buong Moka team. Si Toto, nalasing. As in, si Toto yung assistant ko. Nalasing ho siya. Eh, sobrang kalasingan niya. Alam mo naman, Pilipino, typical ang Pilipino eh, di ba? Hindi, pag walang sumuka, walang uuwi. Parang party na yun ang buhay ng mga lasinggero, di ba? Yung sabihin nyo, hindi pala lasinggero, nagpa-party. Matik na yun. I mean, hindi naman po yun. Parang ano lang yun eh. Yung kailangan, hindi mag-e-ending tong lasingan na to pag walang sumusuka. Tama, mali. Dito, nagkataon, hindi pala ganun. So, hindi namin alam. Si Toto, todo-todo ng inum. Hanggang, yun na nga, masuka siya. Etong nakakatawa at nakakadiri, pero very, very lesson learned. Nung sumuka na si Toto, yung isa naming kaibigan dito, yung parang tumata yung manager ko dito, sa manager ng Mokages dito sa Japan, na si Bojo. Imagine, sinalo niya yung suka. Takantaka kami kasi siyempre, sino ba namang sasalo ng suka ng tao? Diba? Tapos, nagtaka kami until pag ano niya, pag salo niya, naganap siya ng supot, nilagay niya doon. Tapos, Pilipino to ha, pero laking Japan na to. Tapos, lahat ng kalat pinunasan niya. Kasi daw, pagkatapos nun, tinanong namin kung bakit. Kasi disgrace daw sobra yun. Kaya pansinin mo dito, kami, nakatira kami sa Kabukicho. Ilang taon na kaming doon nag-hotel sa Kabukicho. Puro lasing ang tao doon, pero wala kang makikita ang sumusuka. Kasi nga, matik sa kanila, when you drink, be responsible not to hindi ka susuka sa bar. Kasi parang sa kanila, disgrace yun. Sumuka ka sa bar, sumuka ka sa kalsada. So, kailangan hanggang kaya mo lang doon. Alam mo, grabe, nagulat talaga ako. Kaya pala, no wonder, itong ako, iba talaga ang tingin nila sa mga foreigner. Kasi sa kanila, they value so much that they will not disturb people, they will not cause problem with other people. Ibig sabihin, they're responsible. Anong mangyayari huhulihin pag sumuka? Hindi. Magbabayad ng malaki. Kaya nga nung di, ano na, itinaksi ko si Toto. Nung tinaksi ko si Toto, talagang sabi sa akin, bantayan mo ba, saluhin mo pag sumuka yan. Kasi, aabutin ka ng 5 lapad pag sumuka yan sa taxi. Ang parang penalty is 3 to 5 na lapad pag sumuka sa taxi. Ganun katindi. Kaya ako, may daladala akong plastic, tapos nakaano lang, nakaabang lang kay Toto. Kasi, isipin mo, pag sumuka yan, tutula kong palabas si Toto ng taxi. Ganun kalupit. Kasi nga ayaw nila na. Kaya, tama yung sinabi nung guys. When you go to Japan, make sure you do not disturb other people. Hindi ka mag... Okay ka lang magsaya. Okay ka magparty. Japan, especially Shibuya and Shinjuku is the party place. Pati Roppongi. Pero, be responsible. Disturbing other people. Maging hassle ka sa kanila, ayaw nila. Share ko lang. Kasi tayo mga Pilipino, experience ko to ha. Kwento ko lang ng bahagya ha. Experience ko to ha.
umuwi ako ng isang araw, di ba? 20, tapos umalis ako noong 22. 21, bago mag-show ang Mokers, nag-Starbucks ako. Alam mo yung nasa likod ko, nakapila ako. Yung nasa likod ko, dikit ng dikit. Sabi ko nga, te, ano ba? Yung dede mo, dumidikit na sa akin. Dikit ng dikit. Yung parang, they don't respect your space, ikan. Ganun, as in, akala mo naman, pag dumikit siya sa akin, bibilis yung under nung linya, nung queue doon sa counter. Hindi naman bibilis ang linya pag dumikit ka sa akin. Kaya lang ganun sa Pilipinas eh. Yung para bang walang pakialam. Basta, pipila ako dito, wala akong pakialam. So, ano ako, tutulak kita. Ganun yan. Diba? E dito nga, pagtatawid ka ng pedestrian lane, pansinin nyo, hindi sila nagdidikit-dikit. Nagdidikit-dikit lang sa pedestrian lane pag nasa Sibuya ka. Bakit? Maraming foreigner. Yung mga foreigner dumidikit. Pero pumunta ka sa mga bandang Kawasaki na yung mga puro Japanese na hindi na po sila dumidikit sa isa't isa. Kasi nga, personal space ang tawag doon. Malupit. Nakakatuwa. Sabi kong, ayan nga, pag first time mo or second time mo sa Japan, gusto mo doon sa crowded place like Shibuya, Shinjuku. Pero pag matagal mas gusto mo na doon sa mga malalayo yung less ang foreigner. Bakit? Nakakairit ang mga foreigner sa Tokyo. Katotoo lang. Ang pinaka nakakairit ang ayoko na lang magbanggit ng race. Pero nakakairit kasi doon sa Shibuya, Shinjuku yung mga foreigner na walang pakialam. Kaya no wonder naiinis yung mga Hapon sa mga foreigner. Kaya there are restaurants and bar na hindi tumatanggap ng foreigner. Kasi pag foreigner, parang walang pakialam, walang pakundangan, ika nga. Di ba? Kaya ako, mas gusto ko nga din tumira. Pag sa Kawasaki, happy nga ako. Kasi less ang foreigner doon. Tapos, kung meron mga foreigner doon, mga Pilipinong nakatira na doon, alam na nila yung kultura ng Pilipino, ay ng Hapon. Hindi na siya dumidikit, hindi na siya nangiistorbo. Dito nga, alam mo ba dito, merong unwritten rule na huwag kang titipid, huwag kang titingin sa tao. That's unethical. Ika nga, yung tumitingin sa tao. Alam mo naman tayo mga foreigner, pag nakakita ng Hapon, diba? Hapon na lalaki, na gwapo, kaya Haponesa, talagang tinititigan mo, lalegs hanggang ulo, di ba? Ayaw nila ng ganun. Di ba? Eh tayo naman, enjoy na enjoy sa itsura nila, mukha silang mga anime. Ako, bibigyan ko kayo ng sikreto. Ray-Ban. O kaya Oakley lang ang katapat niyan para hindi kayo mahalatang tumitingin sa kanila. Kasi ayaw nila ng ganun. Kasi the only time na you look at people is when you're talking to them. Pero as much as possible, do not disturb us. Ganun ang kanilang ano eh. Nasa Shinjuku po kami. Shinjuku. Di ba yan? Halimbawa, sa Amerika. Typical sa Amerika na mga Amerikano. O sa Amerika. Papasok ka sa escalator. Ay, elevator. Babate, di ba? Hi. How you doing? Ganyan. Kahit ano, parang kamusta lang. Pero you don't have to respond. Parang ano ka lang. Dito hindi ho. Pag hindi kayo magkakilala, huwag mo kakausapin. Kung wala kang business in talking to them, huwag mo kakausapin. Sa wallet test. Pag nakikipag-usap ka, yun ang eye to eye, syempre. Pero pag hindi ka nakikipag-usap, huwag. Shinjuku po kami, madam. Sa wallet test, nasa Shinjuku po kami. Dada, may inom sa labas. Pwede kayong umorder. Susubukan natin ha. Tatansya. Tingnan natin kung pwede umorder dito sa barang haba ng pila. Simasen? Simasen? Can I order here or I have to go there again? The same? Yes. Can I order?
Yeah? Okay. Thank you. One more. Thank you. Bye, si Kuya. Actually, dito friendly ang mga sa Starbucks. Friendly sa foreigner. Pwede nga silang i-video eh. Doon sa ibang mga restaurant, nagagalit sila pag gabi na video sila. Sa Kyoto, di ba? Ay, nagpunta na kami dyan. Madami noong November. Kyoto, malapit sa Osaka. Tama, mali. Okay. Doon, marigito. Ano ba yun? Buti pumaya kasi haba nung pila di sa... Papakita ko yung pila sa inyo, ha? Ayun ang pila, oh. Hanggang doon dulo. Doon yung dulo, sa dulong dulo yun. Yun ang pila nito. Ito yung counter. Eh, umiinom na ako dito. So, tinanong ko kung pwedeng dito na lang uminom. So, tinabihan na ako ni... Naka-live yung si Boss Dada. Kaya mo siya. Okay lang yan. Feeling ko Pablo to. Yamisu. Hi. Hi, domo. Gabi. Best accommodation in Shinjuku. If first time mo, second time sa Japan, at saka hindi mo pa kabisado mag-train, maganda Shinjuku in Shibuya. Para doon ka lang paikot-ikot. Kasi Shinjuku in Shibuya, ubus na araw mo doon. Siguro isang linggo, ubus na. Sabihin, ubus. Ang laki ng Shinjuku at Shibuya. Paikot-ikot ka lang doon, panalo ka na. Kunwari, first time mo, second time mo, foreigner. Pero pagdating ko sa... Kung matagal ka na, syempre, gusto mo na yung malalayong pinupuntahan. Pwede ka nang, ano, kung kabisado mo yung pag-train. Pag nakaano ka naman siguro, ako noong una, litong-lito ako sa train nila, eh, napapraning ako. Pero ngayon, wala, okay na eh. Kaya kahit saan kami malayo na kami, nung Kawasaki kami, ay isang oras ang biyahe ng train, okay lang. Kasi nakaupo ka lang, maganda naman yung train, malamig naman yung train. Yung pala, pupunta pala sa Kyoto, mahal eh. Mahal ang ano dun. Ang bilis sa Kyoto. Mga, ewan ko, kasi foreign ano yun eh. Parang foreign trap ang Kyoto eh. Although maganda, hindi kasi ako madam masyado mahilig dun sa mga ano temple, yung mga ganun. Hindi ako masyadong, marami kasing ano dun, temple. Nakapunta kami dun sa temple dun. Hindi naman yun ang medyo trip ko. Ako talaga ang trip ko, Kodobashi, Big Camera, Book Off. Kasi alam mo sa Book Off, napakaraming, kahit gadget meron ka mabibili mo. Camera, na-second na maganda pa. Book Off Super Bazaar. Uy, sarap mo no? May popcorn.